Tag araw ngayon po. Tag araw, tag init. Sobrang init ngayon. Medyo ang epekto ang primary effect nito sa environment is na masamang epekto is sunog tsaka heat stroke. Pero ang hindi napapansin ng karamihan is meron pa tong masamang epekto kagaya ng init ng ulo, sobrang init ng malinsangan, madalas ang away, sigalot at gulo. Medyo may kasi to, may psychological effect ang sobrang init ng ng temperatura. May psychological effect nito. Kung paano ang molecules o ang isang tubig pag malamig nagsasama-sama, pag mainit natutunaw siya, nag-evaporate. Yun ang din ang tao, ang instinct ng tao. Kung mapapansin nyo, pag oras na tag-init, ang karamihan ay nagbabakasyon sa probinsya, sa lolat nila, kung saan-saan. Yun yan, para rin ang tao ay molecules na nag-iwalay. Pero pag Christmas, nakikita nyo sila, nagre-reunion, nagsasama-sama, malamig. Ang lamig. So, ganun to. Ngayon, summer, kung hindi alam ng tao to, walang kalaman o walang nalit si ganito, pwedeng magsimula ng away sa pamilya o mag-asawa, pag-iwalay ng mag-asawa, broken family, kaguluhan sa isang barangay o sa isang lugar. So, kailangan, kumbaga ma-anticipate nyo na to, kung kumbaga yung masamang epekto ng sobrang init. Okay, ang masasabi ko lang is, be aware of coolants, yung pampalamig, sari-saring, pwede bang uri ng pampalamig. Bawa, pwede maglagay nila kayo ng yelo sa pitchel, kaya ng ginagawa nyo sa or tapos yung palangganan nyo, punuin nyo ng tubig, tapos itapat nyo sa bahaging mainit o maaraw, sa tapat ng araw, ay mag-create siya ng evaporation, magkakaroon ng, mailo-lower nito yung temperature sa loob ng bahay nyo, sa bakuran. O ganyan. O mag-create ng clouds. Okay? Mag-cloud seeding tayo. O kung sa barangay, kahit mga binti lang kumuha nitong malaking clouds na yun, kumbaga magproduce tayo ng ulan. O malamig na temperature, malamig na weather. Okay, ang paggagawa ng cloud seeding is mahal. Yung talagang cloud seeding ang ginagawa ng government, talagang milyon. Ito, kumbaga improvised black palanggana lang, tapos lagyan ng tubig, tapos yung bahaging mainit, maharap, makakarito ng cloud seeding, makakarito ng isang uri ng clouds na produce ng rain. Okay? Mag-evaporate ang tubig, alam naman natin yan. So, ganun. Tapos in English, kumbaga mamadaliin natin yung tag-ulan. Kumbaga kasi mas mabuti ng tag-ulan kaysa ganito na sobrang init. Tapos yung mga bata is pera pa yung sa skin, di ba? Alam naman natin yung sa skin, sunburn, etc. Pero ang gusto ko nung malaman yun, meron psychological, ulit, psychological effect to, kung hindi nyo, kung karamihan parating sa nagmamahal, mag-shota, o mag-asawa, o pamilya, matindi itong sex pag-iwalay nyo siya. Dahil yun niya, yung init niya. Pag-aralan nyo nila yung molecular activity para mas maintindihan. Tapos, ganoon pa rin. Hindi itong March, which is Fire Prevention Month, pero i-take nyo itong April as Fire Prevention Month din, nakagaya na sa March. So, yung mga bagay na madaling magkapoy, yung mga posporo, patayin yung mga baras pagdating ng mga posporo. Tapos, yun nga, yellow,
pumaypay, electric fan, tapos gusto nyo mag yung pitcher na may yellow, lagay nyo sa likod ng electric fan, tapos yun, malamit yan. Tapos ano pa, tapos icebox o kaya yung yung bimpo, babasain nyo ng tubig, lagay nyo sa forehead nyo, sa forehead yun, para i-lower yung ano, maligo, maligo araw-araw, perfect time to maligo, magbubat sa tubig. Magawa kayo ng malita swimming pool, improvise kahit kung ano, kahit i-block yun lang ano, kasi may ito mag ano ka ng puti na i-block sintata ka sa susunod kaya tao dito aquarium, bumili kayo yung mga pinakamaliit na aquarium, pinakamaliit na aquarium yan, kahit walang isda. Tapos bumili na rin kayo ng isda, tapos parang rinong ang purpose lang is lower yung temperature. Tapos fish pan, tapos kung may lupa sa bahanting lote, baka magtanim kayo ng mga halaman o puno na nagbubunga, o halaman na nagbubunga rin ng gulay, para malibang kayo sa pagtatanim pag may lupang lupa sa okay na pag pagbibrito ng oxygen, nakasagap din ng carbon dioxide yan, dahil kaya mas hindi malinsangan, malilower din yung temperature. Okay, so kahit yung ano lang, yung palanggana na may tubig, tapos palanggana na may tubig sa bahay, tapat niyo sa itang araw, tapos maganda na kayo ng ano na tawag dito medyo magproduce na lang to pag matagal yung tubig din sa palanggana, magproduce to nila mo, so magpapwede na kayo katol o ano, minsan naman ma-heat stroke kung mahal siguro, mag-away-away kayo ng pamilya at mag-away-away kayo, may kasakitan kayo o sa barangay nyo, mag-away, magkagulong, magkapatayan o ano, isa rin yun, sabi ko sa inyo, may psychology sa likod lang, ang init ng araw, naka-apekto rin ito sa utang, init ng ulo, tsaka yung sa paningin, sa mata, mabilis ito makapanghina ng paningin, kumbaga yung sa ophthalmology, sa sobrang init ng araw, required talaga sa mga tao may sunburn, ang naka-sunglass, pwede ng compulsory talagang requirement, baga alagaan nyo yung mata nyo, malakas pa ang labo ng mata yung init ng araw. So kung wala kayo, ang bawa nakalimutan yung sunglass nyo, umalis kayo, tumingin sa mga bagay na kulay verde o kulay na malamig sa mata. Ulit ko, ang tao ay kagaya ng isang molecules na o isang tubig, for example isang tubig, pag malamig nagiging yelo, pag nagsama-sama ang molecules nagiging yelo siya, pag mainit evaporate. So sa tao, pag summer kadalasan ulit kulit ng barbakasyon yung mga bata sa lolo-lola, ganyan niya kaya pag molecules yung nagiging yelo. Pero pagdating December, nagsasabi ang okay. Ngayon, kung ulitin ko, kung di aware ang mga tao, maganda ngayon, baligan ng basketball. Yeah, baligan ng basketball. Kasi andan yung makaganda. Huwag naman mainit, makaganda. Para magamit yung energy. O kaya, umili kayo ng solar panels.
solar panels. Yun ang pinaka, isa sa pinakamaganda. Kumbaga, private o kumbaga sa bawat bahay ng Pilipino, bilhin mo naka solar panel. Laking tipid dito sa Korea, mga rep nyo, mga basa, kung ano. Lahat, lahat ng lahat. Tsaka, kung ano yun. Ano yun? Pag-is, makalino pa rin yun. Same bagay is love you guys. Tagalog ko na para mas fluent.